You are listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Here's today's message. Matthew 5, verses 13 to 16. In Tagalog. Ang sabi dito, kayo ang asin ng lupa. You are the salt of the earth. Ngunit kapag ang asin ay nawala ng alat, paano pa ito muling aalat? Wala itong kabuluhan, kundi itapon na lamang at tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi rin sinisindihan ng sinuman ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan. Ngunit ito ay inilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Sa ganitong paraan, pagliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon ay luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. You see, pagka maganda po nakikita ng mga tao sa atin, ang una pong nabibigyan ng parangal ay ang ating Diyos. Kaya po, maraming hindi na wi-win na kaluluwa para sa Panginoon. Kasi marami po ang hindi nag-iilaw sa kapaligiran. Okay, being the light. Eto, paborito niyo to. Social media. Ayan, paborito ng lahat ng tao to. Social media. Hay. Paalala ko lang po ito. Bilang, ako'y nagagabay po ako sa inyo, no, bilang pastol. Social media. Okay, tandaan niyo po ito. Never, never forget that you are a Christian. The ambassador, the representative of Jesus. Meaning, wala si Jesus, parang ikaw yung darating. You know, yung image ni Jesus, yung character ni Jesus, dapat nasa iyo. Kasi dala-dala mo yung name niya, Christ. Tama? Tandaan po ninyo ito, huwag kayong magla-like, magsa-share o magko-comment ng anything na hindi nakaka-please sa Lord. Hello, church. Daming umingiti rito. Anything lewd. Yung may malaswa. Nagsasalita ng bad words, cursing, panlalait. No? Huwag nyo ilalike yan. Even when you are voicing out an opinion, huwag nyo pong kakalimutan na Kristiyano po kayo. Here is the golden rule na tinuturo po ng Bible. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Matthew 7, verse 12 po yan. Yan po ang number two greatest commandment. Sabi ni Jesus, love your neighbor as yourself. At ang greatest commandment, yun ang number one, love God with all your heart, soul, and mind. Look at this. Dito lang sa dalawang commandment na ito, nakapailalim lahat ang commandment ng Lord. Ibig sabihin, pag nasunod nyo ito, na-master nyo po ito, na-apply nyo sa buhay ninyo, madali na sumunod dun sa iba. Yun ang ibig sabihin nun. Eh, walang effort. Bakit? Mahal mo eh. Mahal mo, sasakripisyo ka. Sabi ng Lord, bigay mo buhay mo eh, pagmahal mo eh. Diba? So, example po, Facebook. Kung ayaw ninyo na pinaparinggan kayo, huwag po kayo magpaparinig. Ayaw nyo eh. Di, huwag kayo magpaparinig. Kahit po nakaka-tempt. At kung ayaw mong nilalait ka o yung mahal mo sa buhay, huwag mo rin itong gagawin sa kanila. Remember, sino man ang nilalait natin, may mga relatives din yan, may mga friends din yan, may mga loved ones yan na masasaktan. Remember, as Christians, bearer po tayo ng light. Okay? Pag emotional ka, ito ang rule. Log out kagad. Hello, church?
Pag nilag out nyo kagad, pag galit ka, gusto mo na sumagot, gusto mo na lahat, gusto mo sabihin, sigaw sa mundo yung galit mo, log out ka kagad. Alam nyo ba, ibig sabihin ng log out in the spirit realm when you do that? Ang tawag dyan ay self-control. This is one of the fruit of the Holy Spirit. It means power. It means kontrolado na kayo ng Espiritu ng Lord. It means nabubuhay na yung Espiritu ng Lord sa inyo. Yung kapangyarihan nito gumagana na sa life ninyo. Look at this. Remember po, ang taong walang self-control ay parang open city. Yun po sinabi sa Bible. Proverbs 25 verse 28. Tinuro ko na po ito sa inyo. Pag open city ka, open ka sa attack ng enemy. Walang covering eh. Walang tatakip sa inyo. Ganyan po ang mga tao, walang self-control. Now bakit? Para kang lag. Kasi po, pag emotional tayo, nakakapagsalita tayo ng hindi natin gusto, na pagsisisihan naman natin sa huli. Pag nasabi na po natin, mahirap na po yung bawihin. Ang may control sa kanyang tongue ay wise. Proverbs 13:3, those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin. Yung nagpo-protect, nag-guard ng kanyang mouth, ang sabi, pinapreserve mo yung life mo. Pero yung nag-speak rashly or foolishly, carelessly, unwisely, irresponsibly, ang sabi, will come to ruin. Masisira ka. De-destroy. Example po. Kaya yung Facebook, it reflects sa character ng tao. Sample lang, youth. Okay. Alam niyo ba na pwedeng mag-back out ang gustong manligaw sa inyo kapag nakita na ang babaw-babaw ng pinapost mo? Yung choice of words na ginagamit mo para kang hindi Christian. Tama po. I mean, ang Facebook kasi reflection ng buhay, ng sino yung tao eh. Reflection natin yun eh. Eh, Christian tayo. Diba? Light tayo eh. Salt pa tayo. Okay. Choice of words. Dapat hindi ka mukha nun taga-mundo. Pero sad to say, and this is reality. Maraming mga Christians, okay, hindi mo man na-distinguish, okay, hindi mo na ma-distinguish na kung Kristiyano sila o hindi. Hindi na. Pananamit, aksyon, pagsasalita, ugali, parehong-pareho ng taga-mundo. Okay? Alam niyo po, pag hindi kayo maingat sa choice of words niyo o yung mga words niyo na binibitawan sa Facebook. Kahit yung mga potential business partners po ninyo, even employers, potential suitors, life partner, real friends, alam mo, pwede silang mawala. Just by being careless in social media. Why? Kasi kung mataas ang moral nung gustong makipag-deal sa'yo, at chinek yung Facebook mo, ay, ang babaw niya. Ayoko na yan. Ganito pala siya. Ayoko. Ayokong makipartner sa kanya. Nako nyo. It speaks so much of our character. Yung pinopost po natin. Ang aking suggestion, kung Kristiyano po kayo, yung everyday life nyo with the Lord, experience nyo sa presence ng Panginoon, lagay nyo doon. Para matuto yung iba kung ano yung ibig sabihin ng presence of God. No? So, sabi ko nga, just being careless in social media, nawawala ang maraming tao. Bakit po? Because you are creating an impression. Huwag na huwag po ninyong kakalimutan na Christian po kayo. Salt and light of this world. At sabi ni Jesus sa Luke 6:35, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Huwag niyong kakalimutan yan. Ha? Okay? Gumawa daw kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. O iba naman, pag nasaktan, atak kagad.
Hindi naman makakasagot yung Facebook para tulungan kayo. Pag nang-atake kayo, atakihin din kayo. Diba? What you sow, you will reap. I mean, basic principle ng Diyos yan. I mean, basic. Kung anong tinatanim nyo, aanihin ninyo. Napaka-basic. Kaya nga, ang gusto ko, ako sa patakaran ko, ito gusto kong anihin. Ito, itatanim ko. So, nung tinanong ko ang Panginoon, sabi ko, Lord, ano ibig sabihin nito? Ibigin ninyo ang inyong mangkaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Eh sabi ko, Lord, malulugi naman yung mga tao kung magbibigay na lang ng magbibigay pag may humihiram, nanghihingi, di ba? Kailangan bigyan ng bigyan kasi sabi mo. Sabi niya, hindi. Alam mo naman yung sinasabi ko, Emerita. Hindi naman ganun. Pero ang sabi niya, ang ibig sabihin nito, dapat ang motibo natin, palagi, anything na gagawin natin, pure yung love natin. Katulad ng love ng Lord. Kaya binibigyan mo yung hindi makakabalik sa iyo nang binigay mo eh. Kasi ganun ang Panginoon. So it speaks so much of the kind of love Jesus has. No? So, ang sabi niya, showing purity of love like the love of God. Si Jesus, love niya ang lahat. Ang mabuti at masama. Hindi ang kasamaan, no? Mahal niya yung taong nagkakasala, pero yung kasalanan, hindi niya gusto. In everything we do, always, sabi ko nga, dapat motivated tayo by God. Ang maganda, after doing this, yung sinabi, binasa ko, may reward po lagi ang Panginoon. At ang gantimpala ninyo ay magiging malaki. Kayo ay magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya ay mabuti sa mga hindi mapagpasalamat at sa mga masasama. In English, then your reward will be great. You will be children of Most High God, reflecting God's nature because He is kind to the ungrateful and wicked. Bait ng Lord, diba? Or else, marami nang nakabulagta sakali kung hindi po siya kind. Hindi siya loving. Kahit sa wicked. Diba? Okay, bilang panghuli. Gusto ko pambalikan yung sinabi ni Jesus sa Matthew 5, verses 13 to 16. Ang sabi niya, kayo ang asin ng lupa. Ngunit kapag ang asin ay nawala ng alat, paano pa ito muling aalat? Wala itong kabuluhan kundi itapon na lamang at tapakan ng mga tao. Sobrang pong seryoso ito. Ho. Sobrang seryoso itong sinabi ng Panginoon and at the same time, scary. Tayo po ay inihalan tulad sa asin. Ang sabi ni Jesus, kapag tayo nawala ng alat, ay itatapon na lamang at uyurakan ng mga tao. Now, kailan ito nangyayari? Tayo, parang asin, nawawala ng kabuluhan. Ito po yun. Kapag hindi tayo sumunod sa Diyos, kapag pinagwalang bahala natin ang mga mahalagang bagay sa Kanya, kapag hindi natin naipakita ang karakter ng Diyos sa buhay natin, na magsisilbing ilaw sa mundo, sa ating kapaligiran, becoming salt is doing what Jesus wants us to do. Okay? Ang pagiging salt ay ang pagsunod. Yung salt para hindi mawala yung alat sa atin. Ang ibig sabihin, kailangan po ginagawa natin yung gusto ni Jesus. It is obedience that keeps our saltiness. And true disciples are obedient to Christ. Kaya sila nagre-remain salty. Jesus called us as the salt and the light of this world. Meaning, mayroon po tayong great value sa buhay ng mga tao. We have the power to preserve the word, the gospel, dun po sa mga heart ng tao. Tayo po ang magpe-preserve nito. Tayo ang mag-aalaga. Tayo ang magpapalago sa mga tao. We have the power to mend broken people, broken lives. And we have the power to preserve peace. San man tayo, dako, paparoon. Tayo po. Kaya nating mag-preserve ng peace. Even just watching yung sinasabi ng mouth natin, makaka-preserve tayo ng kapayapaan.
Remember ang sabi ni James, yung tang natin, napakaliit na miyembro ng katawan ni Kristo. Pero ang dami niyang sakit na pwedeng gawin, paninira na pwedeng gawin. Pwede siya magkapag-create ng digmaan, kaguluhan. And church, this is the last word. We have the power to preserve faith in God. Ito po, yung word ng Panginoon. Praise God. Thank you for listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Join us again next time for another inspiring message. For more information and teaching resources, you can visit our website at www.therockofmysalvation.org. God bless you and have a great day.